Sarong maura na pagkahapon sa inyo mga ka-backyard. So, andito po tayo ngayon sa Higod, sa backyard. So, mataw lang po ako kay Halipot na update. So, ayan po, nakikita nyo sa likod ko. Ito po yung ating bagong gawang concrete pond. Ayan. So, meron silang overflow. Ayan po. So, dito natin ilalagay yung ating mga breeder ng swordtail and platy. Naghahanap din ako ng mga breeder ng balloon molly. So, ayan, yun yung aking gustong i-breed dito sa concrete pond. Siya nga pala, gumawa din ako ng bagong trapond para naman sa aking mga guppy. Ito. So, hindi ko pa siya nalalagyan ngayon ng trapal, pero nilagyan ko na ng mga lumang damit sa ilalim para maiwasan, mabutas yung ating trapal. Nilagyan ko rin ng bubong. So, minimal lang. Hindi masyadong magastos yung ating project. Wala naman ako ditong ginastos. So, nakukuha ko lang yung mga materials dito lang din. And also, gamit na mga tarpaulin. So, yun. Aalisin natin yung mga ref tub. Ayan. Ayan, nakikita nyo yan. Mga ref tub. So, ililipat natin sa kabila. Ayan. So, medyo maulan. Update lang tayo. So, yun lang. Basic lang. Wala pa naman ako masyadong mga isda. Sa katunayan, konti pa lang naman talaga yung aking mga isda dito. Pero, nag-i-invest muna tayo sa mga pagbibridan or paglalagyan. Kagaya nitong concrete pan. So, yun lang. And also, you can follow Bicol Backyard Aquaria at Instagram. So, yun. So, maraming salamat po sa nag-follow at nag-subscribe sa YouTube channel na ito. So, you can continue to subscribe, share, okay, Bicol Backyard Aquaria, and also follow our page at facebook.com and Instagram. So, Diyos mabalas po.